babae, hindi naman basta-basta bibitaw yan eh. Diba? Hindi naman po pwedeng yung 11 years isang tabi na lang ng gano'n na lang kung hindi mabigat yan. Besides, makikita mo, nagmamahalan naman eh. So ang lagay ba eh, si Catherine ang nang iwan? Hindi naman. If ever, hindi na niya yung kasalanan. Kasi siguradong matindi yung dahilan. Ibang magtiis ang mga babae kesa sa atin. Iba yung tolerance nila sa pain. Kahit ang babae, hindi basta-basta mag-give up yan. Kung hindi matindi ang dahilan, mag-give up man yan, matagal nang lumalaban yan, napagod na lang. Kapag ang babae ang umayaw, ayaw na talaga. Hindi ibig sabihin ayaw na niya, kundi dahil wala na siyang ibibigay pa kasi inubos mo na. Nagsimula ng may respeto, nagtapos ng may respeto. Bakit? Eh si Rana, wawasakin mo pa ba? Basag na, dudurugin mo pa ba? Eh di isalba mo kung ano yung pwedeng matira. After all, may pinagsamahan kayo eh. 11 years eh. Ang salitang Adviento ay galing sa salitang Adventus. Ibig sabihin, pagdating. And who is coming? Jesus is coming. Kaya, gaya ng sabi ko, ito rin ay panahon ng paghahanda natin sa pagsalubong kay Kristong tumarating. Kaya, napaka-importanting tanungin, tama ba ang paghahanda na ginagawa natin? Kasi experience mo sa las, napakahirap yung naghanda ka, mali naman yung paghahanda na ginawa mo. Katulad ng karanasan ng mga nag-exam na hindi pumasa. Kasi yung pinaghanda nilang topic, hindi lumabas sa mga katanungan. Katulad ng karanasan natin, halimbawa sa paghanda ng pagkain, pero hindi naman pala pwedeng kanin ng inihanina natin kasi may problema sa kalusugan. Kaya nga, minsan, ang pinakasay, pag nalang maganda, kung close mo naman yung bisita mo, sabihin mo na lang, wala man akong handa, handa naman akong mahalin ka. Charot. Palusot ng mga kuripot. Sa kabilang banda, mahirap din yung maghanda tayo nang hindi na-appreciate yung paghahanda natin. At tulad nung karanasan mo, alimbawa bilang isang manugang na naghanda pero napintasan naman ang iyong biyanan. Mahirap din yung naghanda ka tapos hindi sa takdang oras. Kaya hindi umabot, nasayang lang. Therefore, mahalaga na tanungin natin, tama ba ang paghahanda na ginagawa natin sa pagsalubong sa Panginoon natin? Siguro naisip nyo, kaya nga ako, Father, naghahanda na eh. Kita po ninyo sa bahay namin, may mga pailaw na kami ngayon. Okay na ang aming mga Christmas decoration. Bumibili na po rin ako ng mga pangregalo sa mga inaanak ko. Ang galante mo, sana all. Hindi katulad ng ibang mga ninong at ninang na ngayon pa lang, as usual, naghahanda na naman ng dahilan para ang inaanak ay mapagtaguan. Katulad ng kanyan. Tinext ba naman ang inaanak? Dear inaanak, pasensya na ha. Lumipat na kami ng bahay ha. Basta inaanak, malayo ito. Hindi mo alam. Patay na. Hindi mo tuloy masisi ang ibang mga inaanak na ngayon pa lang ay naghahanda na rin ng response nila sa text na ganyan ng kanilang mga ninong at ninang. Gani rin naman sa mga ninong at ninang ko, pag hindi pa rin kayo nagpakita ngayong Pasko, kita-kits na lang tayo kay Tulfo. Hindi po ganito ang paghahanda na sinasabi natin dito sapagkat ang dapat nating paghandaan, hindi naman talaga yung darating na Pasko eh. Na alam na natin kung kailan, December 25, kundi yung hindi pa natin alam, pero tiyak na mangyayari. Ang pagdating ni Kristo, anumang oras sa buhay natin, yung pagharap natin sa Kanya, yun ang dapat na paghandaan natin sapagkat doon nakasalalay ang kaligtasan natin at ang dapat nating ihanda, hindi lang bagay, kundi mismong ang ating buhay. Kaya naman sa ating gospel reading, sinasabi sa atin kung paano inihalin tulad tayo sa isang alipin. Alam po ninyo ang alipin, nung panahon ng ating Panginoon, ito yung tao na laging gumagawa ng kalooban, ng kagustuhan ng kanyang amo, day in and day out.
24/7, walang break time, sapagkat ang alipin ay pag-aari ng kanyang amo. Tayo ay alipin ng Panginoon, kaya nga ang tawag natin sa kanya ay Panginoon. Tayo ay kanyang pag-aari, nilikha niya tayo, tinubos niya rin tayo. 1 Corinthians 6:12. Therefore, we must always abandon all our rights to Him. Katulad ng sinabi natin bilang mensahe ng pagdiriwang ng Christ the King, we should always obey Him. Yun ang paghanda na dapat ay ginagawa natin. No wonder sa ating gospel reading, paulit-ulit na sinabi yung salitang, maging handa, maging handa. Sa English version, watch, stay awake, huwag matulog. Sapagkat ang pagtulog sa Bible ay may kinalaman sa pagiging makasalanan. Therefore, watch, huwag matulog, stay awake, manatiling mabuti lagi. Father, parang imposible. I know, pero kakayanin sa tulong ng Diyos. Hindi naman sa atin hihilingin ng Diyos kung hindi natin makakaya. Be holy, be perfect, as your Heavenly Father is perfect. Pero habang hindi pa nangyayari, nagkakasala man tayo, siguraduhin lang natin na hindi mga pagkakamali at pagkakasalang matindi, na makatulog man tayo paminsan-minsan, magkulang man tayo paminsan-minsan, magkamali man tayo paminsan-minsan, pero hindi sa lahat ng pagkakataon na lang, at hindi lalo na sa mga pagkakataon na dapat ay gising tayo, na dapat ay nagpapakabuti tayo, na dapat ay hindi tayo nagkukulang sa Diyos at sa kapwa-tao. Parang ganito, hindi naman laging ganun kasama ang matulog. Halimbawa, nanonood ka ng TV, nakakatulog ka. Ah, di ba? Nag-homily ako, may natutulog akong nakikita ngayon sa inyo. Matotolerate mo pa yan eh. Okay? Kahit pinagbabawal, matotolerate mo pa. Pero yung matulog ka habang nagdadrive ka, iba yon. Ikamamatay mo yon. Lalo pa't hindi lang ikaw ang sakay ng sasakyan. O kaya yung trabaho mo ay may kinalaman sa kaligtasan ng maraming tao. Matulog ka sa ibang pagkakataon, pero hindi sa pagkakataon na dapat ay nagbabantay ka at gising ka. Because it can cost your life, the life of anyone, the life of your loved one. Iwasan ang mga pagkakasala, pagkakamaling ganyan. Kaya nga may venial sins eh. Magagaang kasalanan. Kung magkasala man tayo, kung hindi man tayo maging perpekto, mga venial sins muna lang sana. Avoid mortal sin. Yung nakamamatay. Sapagkat hindi sasabing mortal yan, hindi sasabing deadly yan, kung hindi talaga nakamamatay, either literally and figuratively yan. Iwasan yung mabibigat na kasalanan ganyan. Hanggang sa ngayon, hindi pa natin alam ang tunay na dahilan ng hiwalayan. Sorry ha, hanggang ngayon affected talaga ako. Hindi natin alam kung anong tunay dahilan. Bagamat may mga lumulutang na haka-haka, huwag natin patulan. Alam naman tayong patunay. Kawawa naman yung mga pangalang nadadamay. Pati si Andres Bonifacio, nadamay na dyan. Pero sigurado kung matindi yung dahilan, hindi venial yung dahilan, mortal yung dahilan. Palagay ko ang matindi. Kasi hindi naman kung pwedeng yung 11 years, isang tabi na lang ng gano'n na lang. Kung hindi mabigat yan. Besides, makikita mo, nagmamahalan naman eh. Akala ko nga nung una, ganun-ganun. Hindi, seryoso eh. Kahit naman si Daniel eh. O diba, nang tanongin siya minsan ni Boy Abunda, ang tanong ni Boy Abunda sa kanya, Daniel, kapag napagod ka, iiwan mo ba siya? Anong sagot ni Daniel Padilla? Maraming beses na ako napagod, Tito Boy, pero hindi ko naman siya iniwan. Ganun sana. So ang lagay ba eh, si Catherine ang nang iwan? Hindi naman. If ever, hindi na niya yung kasalanan. Kasi siguradong matindi yung dahilan. Ang babae, hindi naman basta-basta bibitaw yan eh. Diba? Sorry mga lalaki ha. Alam ni Lord, pinagtatanggol ko tayo eh. Diyan pinagtanggol ko tayo eh. Kasi sabi ko dun sa gumawa niyan, igawa mo ko ng picture ni Daniel at ni Catherine, tapos lagyan mo ng parang broken lines. Broken lines. Ang ginawa yan, sabi ko sa kanya, Sister, masyado ka naman kay Daniel. Aba, ang sagot sa akin, pakita ko sa inyo yung reply sa akin. Ang sagot sa akin, kasi naman Father, kayong mga lalaki ang talagang nagbibigay sa aming problema ang mga babae. Dinamay mo ko. Pari ako. Di totoo, nadala talaga siya. Yan lang, wala na akong magawa. Yan talaga. Also, pinagtatanggol ko tayo, guys. Aminin natin, ibang magtiis ang mga babae kesa sa atin. Iba yung tolerance nila sa pain. Kaya nga sila yung nanganganak eh. Kaya nga po pwede nila tayong i-dare. O sige, palit tayo ng sitwasyon. Kasi kahit na
sa snap ng finger ng Diyos ay magpalit talaga tayo ng sitwasyon. Hindi natin kakayanin at sasabihin, Lord, huwag na, ibalik mo na lang kami dahil ayaw naming mga anak. Hindi natin kakayanin. That is why ang Diyos talaga lumikha ng equal eh. May kaya tayo, hindi nila kaya, pero may kaya sila, hindi nila natin kakayanin, maniwala ka. Iba yung tolerance sila sa pain. Kahit ang babae, hindi basta-basta mag-give up yan kung hindi matindi ang dahilan. Yung dahilan ng breakup na yan, nako, nakita ko yung sinabi ni Catherine kay Daniel sa isang pelikula, para bang ang sinasabi niya, tapos, yayakapin mo uli ako, magde-date uli tayo, ganun uli. Para bang ganun na naman, papatawarin na naman kita. Yung kasalanan siguro na Daniel, hindi na makukuha ng ganyan lang eh. Again, ang babae, lalong-lalo na yung matinong babae, matinong asawa, matinong girlfriend, matinong ina, hindi basta-basta mag-give up yan. O mag-give up man yan, matagal nang lumalaban yan, napagod na lang. Kaya nga may kasabihan tayo, kapag ang babae ang umayaw, ayaw na talaga. Hindi ibig sabihin ayaw na niya, kundi dahil wala na siyang ibibigay pa kasi inubos mo na. Tandaan natin sa 1 Corinthians 13, ha? Ang unang definisyon ng pagmamahal ay love is patient. Ang pagmamahal, mapagpasensya. So pag inubos mo yung pasensya, inubos mo na rin yung pagmamahal niya. Natatandaan niyo yung famous line ni Angelica sa isang pelikula? Tandaan mo, ang pera natin hindi basta-basta mauubos, pero ang pasensya ko konti na lang. Ubusin mo ang pasensya niya. Ubus ang pagmamahal niya. Kaya kahit gusto pa niya, wala na kasi sinaid mo na siya. At ang makasasaid, yung matitinding pagkakasala na paulit-ulit na. Meron ako ipapakita sa inyo. Ito po ay pag-aari ko bago pa man ako pumasok ng seminaryo. So ilang taon ako sa seminaryo? 10, 11, pati yung program. Tapos pare, 17 years. So mag-30 years na ito. Ganun siya kaantik na. Ganun siya katagal na. But I must admit, hindi ko madalas malinis. Okay? Hindi ko madalas napapansin. Pero iniingatan ko. Kita nyo naman yung hawak ko. Tapos, ilalagay ko yan sa pasimano na sinisigurado ko yung pasimano malaki. Maluwang siya para bumagsak man siya. Doon lang siya babagsak. Hindi sa sahig para mabasag. Iniingatan ko. Okay? Mayroon din akong basurahan. Yung basurahan ko ngayon, kasing edad nito, bago rin ako pumasok ng seminaryo. Basurahan yon, araw-araw may basura yan. So, hindi perfect yung pag-aalaga ko doon. Pero sinisigurado ko, iniingatan ko. Kapag mayroon akong ilalagay na basura, lalong-lalo na yung solid, dahan-dahanin ko yan. Kahit na ilapag kong ganun yan, kahit na isuot ko yung braso kong ganun, wag lang mabasag yung trash can, trash bin. Kapag ako'y nagtatapo ng basura, ako mismo, iniingatan ko, baka mabasag eh. Baka ako pag ibang tao, basta ibagsak. So you see, hindi ko siniliyado ito. Hindi ko siniliyado yung basurahan na isinantabi ko lang. Na aalikabukan, nalalagyan ng basura araw-araw, pero iningatan ko. Kaya tumagal ng ganito. Kung ganon ang mga bagay, ganon din ang mga mahalagang bagay sa buhay. Take care of things, and these things will last. Same thing can be applied in every relation. You see, walang perpektong relasyon kasi walang perpektong tao. So bawat relasyon, marupok, madaling mapuputol, madaling masisira. Ganon ang bawat relasyon, okay? Eh ang tao, marupok ako. Makipagrelasyon ka, ganon ka pa rin karupok. Ganon din karupok ang relasyon ninyo. Pero kapag iningatan mo, tatagal ang relasyon ninyo. Nandun ang karupukan, hindi mawawala. Hindi magiging perfect. Lagi ang pag-asama. Kasi hindi ka perfect. Hindi ka magaling magluto. May mood swing ka. Kuripot ka. Baka kalimutin ka. Yung anniversary ninyo, nakakalimutan mo. Sumpungin ka. Minsan selosa ka pa. Burara ka. Inexpressive ka. Isama mo na dyan yung pakonti-konti na bisyo. Malakas kang manigarilyo. Kapag umiinom ka, nako, ang problema ng asawa mo, nagpapakalasing kang talaga. Pero tolerable yan. Napag-uusapan, napapagpasensyahan yan. Halimbawa yung tatay ko. Yung tatay ko, hindi siya business-minded. Tapos dati, malakas pa yung manigarilyo. Kung business-minded ang tatay namin, palagay ko, mayaman kami. Pero hindi. Pero hindi ko siya ipagpapalit kahit kaninong tatay. Bakit? Mabuti siyang ama. Mabuti siyang tao. You see? Hindi perfect. Pero hindi siya nagko-commit ng major mistake. Ganon din sa bawat relasyon. Napag-uusapan naman, tolerable naman. Pero yung
lukohin mo at paulit-ulit mong lukohin. Ibang usapan yun. Paulit-ulit mong pagmukhaing tanga. Hindi mo binibigyan talaga ng halaga. Ikaw na nga ang nagkamali. Ang aamo sa'yo, siya pa. Ibang usapan yun. No one is perfect, but anyone can avoid committing serious, grave mistake that can break any relationships. Kaya nga, ang mga pen, may eraser eh. Kasi magkakamali ka, eh, erase mo. Pero iba, kapag ang pagkakamali mo at failure mo ay inukit mo na. Kasi, ang dalas na eh, paulit-ulit na. Do, inukit mo na yung pagkakamali. Paano mo erase yung nakaukit? Kaya nga ang phone o kaya ang mga computer, may backspace button, press mo. Deleted. Eh, ibang usapan, kung yung mismong computer o telepono sinira mo, paano pa yon? Anong remedyo nun? See, walang taong perpekto. Pero lahat tayo po pwedeng makapag-avoid ng mga pagkakamali at kasalanang seryoso na po pwedeng literally and figuratively ay makamatay ng tao at relasyon natin sa ating kapwa-tao. Kaya naman, hahanga ka pa rin dun sa dalawa. Kay Catherine at saka kay Daniel. Lalong-lalo na kay Catherine. You see? Hanggang sa huli, gusto niyang isalba yung kung ano yung meron sila. Kung ano pa yung matitira. Wala kang narinig ng mga pangit na salita, walang panunumbat, walang mga patama. Wala. Nagsimula ng may respeto, nagtapos ng may respeto. Bakit? Eh sira na, wawasakin mo pa ba? Basag na, dudurugin mo pa ba? Eh di isalba mo kung ano yung pwedeng matira. After all, may pinagsamahan kayo eh. Left news eh. Nanay pa rin ng mga anak mo yan. Tatay pa rin mga anak mo yan. Kapatid mo pa rin yan. Tatay, nanay mo pa rin yan. At least, irespeto mo man lang. I-save mo kung ano yung pwedeng matira pa sa inyong pinagsamahan. Kaya siguro naman, ngayon, nare-realize ni Daniel Padilla na ang loyal talaga si Catherine, hindi yung aso niya. So yung aso, wala namang isip yun. Wala namang damdamin yun eh. Ang mas loyal, yung nasaktan mo yung isipan at damdamin pero hindi nagtanim. O kaya nasaktan man, pinaghihilom para ma-safe kung ano man po pwedeng maisalba sa inyong pinagsamahan. Become the better person at makikita ng Diyos at ng tao yan. Hindi mo kinakailangan ipangalandakan sa anak mo, matinuka kaysa sa asawa mo. Alam naman eh, hindi mo kinakailangan ipangalandakan sa magulang mo, mas matinuka kaysa. Alam naman eh, lalong-lalo na kung sa kabila ng pagkakamali sa iyo, nagmamahal ka pa rin kahit papaano. Kita ng tao ito. Kita naman natin kay Catherine. Kita ng Diyos ito. Mga kapatid, ito ang magandang paghahanda, ha? Ingatan natin ang relasyon natin sa Diyos at sa ating kapwa. Sapagkat ano nga ba ang Pasko kung wala ang Diyos at ang ating kapwa, lalo na ang mga taong mahalaga sa buhay mo.